Pinayagan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga land-based at sea-based overseas Filipino workers na ma-deploy sa abroad kahit nagpapatuloy pa ang banta sa COVID-19. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, kinakailangan lamang ng mga OFW na pumirma sa declaration form para batid nila ang peligrong susuungin sa ibang bansa. Pero paglilinaw ni Roque, hindi kasama sa deployment ang mga OFW na nagtatrabaho sa healthcare services bilang pagtalima na rin sa deployment ban na ipinatupad ng Philippine Overseas Employment Agency. Naaproban din po na ang mga land-based or sea-based OFWs ay papayagan pong umalis para sa abroad. Kailangan lang po na magsumiti sila at lumagda ng deklarasyon na alam po nila ang risk na kanilang haharapin kung sila po ay pupunta sa kanilang mga trabaho. Hindi po kasama dito yung mga health professionals na sakop pa rin ng deployment ban na in-issue ng POEA. Inaatasan naman ang lahat ng tanggapan ng pamahalaan na may kinalaman sa processing ng OFW deployment na maglagay ng green lane para mapadali ang proseso at pagpapadala ng mga manggagawa sa ibang bansa. Pinapayagan na rin anya ng pamahalaan na makabalik na sa operasyon ang mga recruitment at placement agencies sa mga lugar na nasa ilalim ng general at modified community quarantine. Pinayagan na rin po ang mga recruitment and placement agencies na mag-operate no, sa areas ng modified enhanced community quarantine at sa general community quarantine. Ang mga tanggapan at ahensya ng mga pamahalaan na may kinalaman sa pagproseso po ng deployment at allied services ay dinirektahan na magtayo ng green lane para mapabilis po ang pagproseso ng mga papeles ng mga kababayan natin na magtatrabaho sa abroad. Matatanda ang ilang mga OFW ang pansamantalang nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19. Chona Yuradjo, INQUIRER.net, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa.